Wala ka na dapat change t-shirt dapat na Anerkennung heißt in English Recognition as a Nurse here in Deutschland. Kasi para ma-recognize kami at maka-work kami as a nurse, hindi lang as assistant. 4 months yun, 2 months na practicum, 2 months na parang written or lecture. Mahirap siya, kailangan mo mag-focus, kailangan mo i-give lahat ng best mo, lahat ng kung anong na, laman ng utak mo, kung anong alam mo na sakit or the drunk height of English, kailangan mo siyang i-translate of Deutsch para makapasa ka sa Anerkennung course nila. Sasabi ko na sobrang hirap niya kasi iba yung Sprache, although alam mo yung drunk height, pero iba yung words. So kailangan mo siyang ipasa yung test. Meron siyang test after 4 months, meron siyang test na kailangan mo ipasa. Kailangan mo siyang sabihin or i-recite yung ibibigay sa yung disease in German language. So napakahirap nun. Kahit alam mo kung ano yung halimbawa sinabi yan sa iyo na myocardial infarct. Alam mo kung ano yung sakit na yun, pero kailangan mo lahat i-translate ng German language. So ano kaya nang sinabi na ni Ingrid na it's like recognition. It's like out, it's out. Parang ano din siya, OSCE in UK. What's, yung sinabi niya, dalawang tile. So, dapat mundli siya and practice siya. Tapos, depende kasi yan sa different school kung ilang months yung Anerkennung. So, depende sa Bundesland. Depende din sa parang state ng Germany. Pero, after, parang, kung sa sinabi niya din ni Astrid, kung bibigyan ka ng parang case Ingrid ka na. Ingrid, bibigyan ka ng case, babasahin mo yun in 15 minutes. Tapos dapat alam mo talaga yung anong crank heights build, yung parang pathophysiology ng patient, anong symptoms niya, diagnostic. Meron kami ano niyan, abbreviation kung anong gagawin mo, abkurtsung para kung anong alam mo, kung makita mo yung crank heights build, dapat alam mo na yung doors yung tawag namin, yung diagnostic or SAC, risiko faktoren, symptome on therapy. Yan yun. Dapat alam mo yung lima na yun kung makikita. So, bashfield sa akin yung thrombosis. Dapat ayaw mo yung diagnostic tests niya. Diagnosis, thrombosis. Tapos, yung risiko faktoren, alta, oda, yun lahat. Retrostrias. Sa practice naman, yung bihandlong, ano ba? Dapat may tatlong bihandlong yun, no? At least two. Within 2 hours, 3 hours. Basta, dapat di maabot. Dapat maabot yung 3 hours na yun. And yung ano talaga dun, yung pinaka-importante dito, yung fliege. It's like, bed bath. Mm. Bed bath. Yan yun. Vashen. Vashen. Yung ima vashen. Yan yung, kahit lang bayali siya, gagawin mo talaga siya kasi Vashen, ito dito eh. Vashen ka talaga. Vashen is life. Walang angihurigi sa ospital na magbabashen. Tayo magbabashen. Fliege. 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 Tapos, ayun lang. Naya. Daba, siya fish pass niya. Ash? Yeah, Mosain. Ako naman, nasabi na nung dalawa ni Ingrid at ni Sir Rojem yung ano ba yung Anerkennung course. Sa akin naman yung experience ko sa Anerkennung course. Actually, medyo mahirap kasi solo ko nung nag-Anerkennung course. Kasi nga, naiwan ako nun pagpunta dito sa DE kasi late papers, late documents. So, ayun, sobrang pressured ako nun. Kasi yung mga kasama ko na umalis ng Pinas, ako yung naiwan, pasado lahat sila, so solo ko. So, kailangan maano ko yun, ma-overcome mo yun. Sobrang pressured ako, kailangan may pasok yun. Kailangan may pasok yun, nakakahiya pag hindi ako pumasa, pag bumagsak ako. Ayun, tsaka mahal. Pag hindi ka nakapasa nun,
400 euros para sa mentorship pro, kung din 600 euros para sa practitioner nun. Ikaw babayad na nun, hindi nasagot ng kung anumang agency mo or kung anumang. At ang mahirap pa sa akin, ako yung walang support from the government. Here in Germany, wala akong natanggap na money para sa allowance, sa travel. Kasi naabaliw yung undergraduate course. 2 weeks ako nagre-review nun before the exam. Talagang kailangan ausbendig learning ka, learn by heart. Hindi lang basta memorize mo, kasi pag minemorize mo, malilimutan. And nung during the exam ko, ewan ko kasi itong Germany na to, dream talaga to nung tatay ko. Pero wala na, nasa heaven na siya. Alam mo yun, before, a day before my exam, sabi sa akin, review, parang may nagbubulong sa akin, review mo yung colon carcinoma, parang colon cancer, which is yung naging sakit nung tatay ko bago siya mamatay. And then, ayun, favorite number ko, 7. Kinabukasan, may 9 na papel doon eh. Bilang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sabi sa akin nung teacher, oh, bakit nagbibilang? Sabi ko, eh, favorite number ko po yung 7. Pag bunot ko, colon carcinoma. Sabi, ano, gusto mo bang i-change yan, Mr. Tolentino? So, hindi na po. Ayan na. Sabi, yan na po. Kasi, yun. And after nun, na-deliver ko ng Mundlisha Propong, maayos, okay. So, yun. After kong mag-exam, wala pang 1 minute, pinapasok na ako. Mr. Tolentino, congratulations, you passed the exam. Talagang, maiyak-iyak ako, sobrang saya ko yun. So, that's it. Wala. Kasi yung school ko, iba sa school nila. Iba-iba kasi yung school, depende sa school. Sa akin naman, yung honor canon ko, medyo na-enjoy ko naman siya na stressful. Kasi yung fact nga na, yun nga na, pag hindi mo siya naipasa, mabayad ka sa susunod mong exam. Pressured siya, at the same time, napakahirap. Kasi nga, unang-una talaga, lingwahe. Alam naman natin, kung registered nurse ka at nag-aaral ka namang mabuti, kayang-kaya mo yun sa English. Kayang-kaya mo siyang ipasa. Hindi naman ipasa, pero kayang-kaya mo siyang itawid pag English. Pero pagdating sa lingwahe ng German, sa Deutsch, may hirap siya. Dapat matalas yung memorya mo. Kasi word per word, o yung may word ka mang masabi na mali, o yung kahit yung pronunciation mo, baka mali yung pagkakaintindi nila. Kaya dapat yung isa mang sakit, from diagnosis, therapy, o the bus, dapat alam mo siya by heart. Kasi kailangan mo siyang ma-explain dun sa mga proofer mo. Kasi hindi lang isa nakaharap sa'yo pag nag-mundisya ka. Ibig sabihin, hindi lang isa rin yung pag nag-deliver ka ng isang sakit, hindi lang isang tao yung nakaharap sa'yo. Maraming panel siya. Yeah. Dapat ma-explain mo siya ng, na naintindihan mo. Kasi sabi nga nila, pag hindi nila na, hindi mo siya naintindihan, hindi mo siya ma-explain ng maayos, baka hindi ka makapasa. Pero mayroon ding tip na nagsabi sa akin, pag hindi mo siya ma-explain ng German language, pwede mo siya explain ng English na maari sa isa sa panel nakakaintindi ng English. Meron kasi sa case ko, napakabait ng panel natin. Halos lahat kami kasi sa batch namin pumasa na isa doon sa panel namin nag-i-English. So sabi sa amin talaga, pag hindi mo ma-explain ng German, sabihin mo sa amin ng English. Kaya ayun. Tapos yung school namin, napakabait, napaka-considerate. Pero hindi lahat yun. Huwag kayo magpapakampante. Mag-aral kayo. Kung hindi nyo kayang aralin una sa German, aralin nyo sa English. Tulad sa ginawa ko. Ang ginawa ko, talagang nilearn ko by heart. Unang-una of English. Sa English ko muna siya inaral. Kasi alam ko na siya dati nung nag-aaral pa ako nung estudyante pa ako sa Pinas. Nirefresh ko na lang siya unang-una sa English. Ganun yung ginawa kong technique. Nirefresh ko yung mga sakit na binigay sa amin. Kasi magbibigay sa inyo ng mga sakit ang school kung ano yung dapat nyo aralin. Ang ginawa ko, inaral ko siya ng English. Tapos, nung alam ko na siya ng English by heart, saka ko siya tinanslate. Mas madali na siya. Sa akin, para sa akin lang yun, ha?
yun yung naging technique ko. Pero syempre iba-iba tayong klase mag-aral. Pero yun, pero help sa akin, ang pinaka-importante, aralin nyo siya by heart. Mundisyon pa lang yun ha, pero may practice siya pa. May practical pa. Pasensya na kung madi-discourage siya sa sinasabi ko. Kasi ako na-discourage ako nun sa practical ko kasi iba-iba talaga yung experience namin sa practical exam. May mga bagay ka talaga makakalimutan. Ultimo pagsara lang mismo ng bintana, napaka-importante sa kanila. Nakakatawa man, pero siyempre confidentiality yun eh. Kahit saan mo tingnan, saan anggulo mo tingnan, important. Yun, ultimo yun, baka maminos ka. Pero hope sa akin, lahat, ituturo naman lahat yan. Ituturo lahat yan sa school nyo. Learn by heart and pray. Everything will follow. Thanks. Maraming salamat sa inyo. So, huling habol, para ma-motivate kayo. Siyempre, pag nandito na kayo sa Germany, napasa na yung honor kenong scores, malaya na kayo, ikutin nyo ang buong Europa, pwede siya ng bus, plane, or train. So, yun yung maging motivation nyo, makagala kayo. So, yun. At tulad yung ginawa namin ngayon siya. Free healthcare pa din. Free healthcare, guys. Free healthcare. Walang pill health. Does this is fry? I'm a free. To get charged up for. Yan, Neo. Pero yung... This is part of, ano din eh. Yung taxa din, yung visits. Pero, at least, parang walang isa problema. Kung kalahan. Kung magpa-diagnostic test ka naman, or kung hospital ka, at least... Charge sa kanila. Charge sa kanila. Hindi ka gagastos tulad sa Pinas. Hindi talaga. Pag wala kang health insurance. Usually, magagasto mo yung ano na yung prescription meds lang. O, pag yung iba naman sa prescription, magbayaran naman ng grant nyo ng hanggang kasi. So, yeah. So, yun. Good luck sa inyo. Good luck and yeah. Come here. Okay, Germany. Okay. See you in Germany, guys. Let's come to Germany. Deutschland, Bartet. Okay.